Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito muli tayo para sa isa na namang pelikulang pinamagatang Tales of the Unusual Chess na napalabas noong taong 2000. Ito ay patungkol sa isang lalaki na chess world champion na depressed dahil sa natalo siya ng isang AI lamang. Kaya't halika na at atin ang alamin ang kwento. Sit back, enjoy and relax, love you. Sa simula ng pelikula ay makikita natin na ang isang chess world champion na si Akira Kato ay nakikipaglaban sa isang AI na kung tawagin nila ay Super Blue. Sa pagkakataon na iyon ay makikita natin na nahihirapan si Akira sa kanyang kalaban. At dahil doon ay ang Tiansa na manalo ni Akira ay napakababa na. Pero hindi siya maaaring matalo. Dahil kung sakali man ay siya ang magiging kauna-unahang tao na natalo ng computer at higit sa lahat pa ay isa pa siyang world champion. At sa pagpapatuloy na nga ng laro ay makikita natin sa mga mukha niya na hirap na siya. At sa puntong yun ay tinamba na niya ang kanyang king. Katumbas ng pagsuko niya at pagtanggap niya sa pagkatalo. Natahimik ang buong silid dahil sa hindi sila makapaniwala na hindi nagawang matalo ng isang world champion na kahit kailanman ay hindi pa nakakatikim ng pagkatalo ay matatalo lang ng isang computer. Dahil doon ay nagawang kantiwa ng host si Akira at pinagtawanan naman siya ng mga manunood. Naglapitan ang mga reporter at kinuha nila ng larawan si Akira na nakayuko lang dahil sa nangyari. Maya-maya pa ay kumuha siya ng isang pyesa at hinampas ito dahilan para masira ang chessboard. Makalipas ang 3 taon ng pagkatalo ni Akira ay hindi na siya muling nakita ng mga tao. At hindi na rin siya kailanman nakipaglaro ng chess sa kahit na sino. Sa isang kalsada ay makikita natin na may mga taong walang tirahan at isa na doon si Akira. Ginamit niya ang natitira niyang pera sa paglilasing at pagsusugal kaya ngayon ay wala na siyang maayos na tirahan. Maya-maya ay may isang kotse na hum ito sa harap niya at may 2 lalaki ang bumaba at sa pilitan nilang sinakay si Akira sa kotse. Sa sumunod na eksena ay dinala siya sa isang mansyon at sinalubong naman siya ng isang matandang mayaman. Sinabi ng matanda na kilala niya si Akira. At pinagtaka naman ni Akira yon dahil sa iniba na niya ang kanyang pangalan at identity. Doon nga ay naisipan niya na tanunin kung sino ang matanda. Pero sinabi nito na hindi na importante kung sino siya. Sinabi pa ng matanda ay gusto lang niya na maglaro ng chess kalaban si Akira. Nang makita ni Akira ang chessboard ay parang maduduwal siya dahil sa mga alaala na ginawa nun sa kanya. Dahil doon ay lumayo siya sa chessboard at sinabi niyang hindi na niya kayang maglaro dahil sa nasusuka na siya makita pa lang ang chessboard. Sinabi ng matanda na malaki ang natalo niyang pera dahil sa tumaya siya kay Akira sa huling laro nito. At nais niyang makalaban si Akira para makompensate ang mga natalo niya. Sinabi naman ni Akira na hindi na talaga siya naglalaro pa ng chess. At isa pa ay ayaw niya na maging laruan ng isang milyonaryo. Maya-maya pa nga ay itutumba na ng matanda ang king ni Akira at sinabihan siya na natalo agad siya nang hindi pa naglalaro. Naalala ni Akira ang mga pangyayari kaya pinigilan niya ang matanda at pumayag ng makipaglaro sa kanya. Sinabi niya na ang matanda ang gagalaw sa mga pyesa niya at hindi siya titingin sa chessboard. Sinasabi ni Akira ang mga move niya at ginagawa naman iyon ng matanda. Dahil malaki ang kumpiyansa niya na mananalo siya sa matanda, mapapansin natin na nakasuot ang matanda ng isang earpiece at tila may kinakausap ito. Sumunod nga nun ay nang sumilip si Akira ng bintana ay nakita niya na may grupo ng tao sa baba na nakasuot ng itim at puting damit. Napansin niya na ang pattern ng mga nandon ay kapareho sa pattern ng chess na nilalaro niya. At doon nga ay kinain ng matanda ang isa sa mga pawn ni Akira. At ang isang tao naman nakatumbas ng pawn niya ay pinatay sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanya. Nagulat si Akira sa nakita at sinabihan ng matanda nangyari. Sinabi naman ng matanda ng mga sundalo ang pawn at hindi siya dapat mag-alala kung may mamatay na isa o 2 man lang sa kanila. Dahil doon ay naisipan niyang bumaba at tignan ang mga nandon. Nilapitan niya ang nasaksak at hinugot nito ang kutsilyo. Buhay pa ang lalaki at tinanong siya nito kung ano ang kanyang next move. Matapos noon ay bigla na lang nag-alisan ang ibang mga tao na tila walang nangyari at naiwan na nga silang 2 doon. Nakita naman siya ng isang babae at inakala nito na si Akira ang pumatay sa lalaki. Dahil doon ay iniwan niya ang lalaki pati na din ang kutsilyo. Sa sunod na eksena ay pinakitang nasa hospital na si Akira. Doon ay kausap niya ang dati niyang doktor na si Seiichi Tomoda. Nagulat ito dahil sa matagal din silang di nagkita. Sinabi ng doktor na silang 2 ng asawa niya na si Kumi Kato ay hinahanap siya sa buong 3 taon na nawala siya. At doon nga ay nagkaroon ng flashback at pinakita na matapos matalo ni Akira ay nawala na ito ng gana na mabuhay. At nagkakaroon pa siya ng mga bangungot ng chess pieces na gusto siyang patayin. At ang mga bangungot na yon ay naging hallucinations dahilan para lumala pa ang sitwasyon niya. Lagi niyang iniisip na ang buhay niya ay isang chess at ang kanyang asawa ang queen.
Kaya nung natalo siya sa laban ay iniwan niya ang kanyang queen dahil sa naisip niyang hindi niya deserve yun. At sinabi na nga ni Akira sa doktor ang nangyari kanina. Sinabi naman ng doktor na baka nananaginip lang ito at inakala niyang totoo ang nangyari. Pero nagpumilit si Akira na totoo ang nakita niya. Sinabihan na lang siya ng doktor na umuwi na at magpahinga dahil sa hindi pa ganun kabuti ang lagay niya. Maya-maya pa nga ay bigla na lang nagprint ng kusa ang printer ng doktor. Napansin nila na mukhang chessboard ito at nakasulat doon na kung ano ang next move niya. Naisip naman niya na ang larong sinimulan niya kanina ay nagpapatuloy pa rin. Dahil doon ay sumigaw siya at sinabing ilalagay niya ang pawn niya sa E3. Sumunod nga ay napansin na ng doktor na naging chessboard ang kanyang libro. At may lumabas na naman na papel sa printer na nagsasabing kinain ang kanyang knight. Maya-maya pa ay bigla na lang natamba ang doktor at nagsuka ng dugo bago mamatay. Maya-maya pa ay nakita ni Akira ang isang larawan ng doktor na nakasakay siya ng kabayo. At doon nalaman ni Akira na siya pala ang knight niya. Makikita natin na may isang nurse sa labas na hindi tumutulong sa doktor. At nang malaman nito na namatay na ang doktor ay tsaka lang siya pumasok at tinanong si Akira kung ano ang kanyang next move. Dahil doon ay nagmadali si Akira tumakbo papalayo. Pero may nakasalubong siyang isang bata na may hawak na isang drawing ng chessboard at nakalagay doon ang ayos ng mga pyesa nila. Tinanong siya nito kung ano ang kanyang next move. Sinabi naman ni Akira na igagalaw niya ang kanyang king papunta sa E2. Sinabi naman ng bata na mamamatay ang king kapag ginawa niya iyon. Dahil doon ay napatakbo na lang si Akira papunta sa kabilang direksyon. Maya-maya pa nga ay nai-imagine niya ang mga taong namatay dahil sa laro at nai-imagine din niya ang mga chess pieces na gusto siyang patayin. Nakapunta na nga siya sa parking lot pero hindi niya napansin na ang mga kotseng nakapark doon ay nakaayos na parang sa chessboard. Sumakay siya sa isang kotse doon at ang kotseng yun ay isang bishop. Nang subukan, niyang pa-underhan ito ay naging pa-diagonal ang pag-under ng kotse. Dahil doon ay bumaba siya at lumipat ng sasakyan. Pagkasakay niya sa kotse na rook ay hindi niya ito mapa-under dahil sa hindi pa niya oras para tumira. Maya-maya ay umabant na ang rook ng kalaban at binanggan nito ang rook na kung nasaan si Akira. Sa sumunod na eksena ay naisipan ni Akira na bumalik sa lumang bahay nila. At doon niya nakita na for sale na ito. Dahil ang rook ay katumbas ng castle at ang kanyang castle sa totoong buhay ay ang kanyang bahay. At dahil nga doon ay naisip niya na lahat ng pyesa niya ay katumbas ng kung ano ang meron siya. At doon niya naisip na ang queen niya ay ang kanyang asawa na si Kumi. At nanganganib na ang buhay nito. Dahil doon ay bumalik siya sa matanda at sinabing gusto na niyang tumigil sa laro at sinabihan ng matanda kung nasaan ang asawa niya. Pero sinabihan naman siya ng matanda na tatanggapin niya ang pagkatalo ni Akira kung tatanggalin niya ang king niya sa laro. Dahil nga doon ay naalala na naman ni Akira ang kahihiyan na nangyari sa kanya 3 taon na ang nakakalipas. Naging mas matimbang kay Akira ang pride niya kaysa sa asawa niya at pinili na lang niyang ipagpatuloy ang laro kahit alam na niyang nanganganib na ang buhay ng asawa niya. Doon nga ay makikita na inabot ng matagal ang laro nila at halos lahat ng mga pyesa nila ay nagkakanda-ubusan na. Sa puntong yun ay malapit na si Akira na manalo. At wala naman ang magagawa ang matanda para mailigtas ang king niya. Pero bago pa man makatira si Akira ay may 2 lalaki ang pumasok at sapilitin siyang kinuha. Matapos nun ay napunta sila sa isang stadium na may life-size chessboard sa gitna. Ang mga chess pieces na nandon ay mga tao na kung mamali ka ng galaw ay tiyak na mamamatay kung sino ang nandon. Sinabi pa ng matanda na ang sitwasyon nila ay maihahalin tulad sa ginawa ng isang Arabian king na ginamit ang mga bilanggo nila para maglaro ng chess. Dagdag pa ng matanda ay dapat hindi haluan ng emosyon ang larong chess dahil sa kailangan mo kung minsan na magsakripisyo ng mga pyesa para manalo. Doon nga ay sinabi ng matanda na para manalo si Akira ay kailangan niyang igalaw ang kanyang knight para ma-checkmate ang king niya. Pero sa gagawin niyang iyon ay mapapatay ng matanda ang queen ni Akira. Doon nga ay nakita ni Akira na ang queen niya ay ang kanyang asawa talaga na si Kumi. Nakatali siya at walang ibang magagawa kundi ang maghintay sa susunod na move. Dahil nga doon ay may pinapahiwatig si Kumi sa asawa na iligtas siya nito. At sa punto nga na iyon ay 2 na lang ang maaari niyang gawin. Ang ipanalo ang laro pero mamamatay ang asawa niya o ang matalo pero mabubuhay naman si Kumi. Dahil nga doon ay naisip ni Akira na umabant pero may isang sniper na bumaril sa sahig at sinabi ng matanda na warning lang iyon dahil kung itutuloy niya ang move na iyon ay tiyak na mamamatay siya. At sa huling pagkakataon ay tinanong ng matanda kung isa-sacrifice ba niya ang kanyang queen o tatanggapin na lang niya ang kanyang pagkatalo. Sinabi pa niya na ang totoong champion ay gagawin ang lahat para manalo. Pero sinabi naman ni Akira na ililigtas niya ang kanyang queen ng walang halong takot. Nagulat ang lahat dahil sa ginawa niya. Sinabi pa niya na mas importante sa kanya ang kanyang queen kaysa ang manalo sa laro.
Dahil doon ay humarang siya at tinanggap na ang pagkatalo. Maya-maya pa nga ay lumapit na ang pyesa ng matanda at sinaksak siya. Sa sumunod na eksena ay makikita natin na nakabulagta na si Akira sa sahig. Maya-maya pa ay pumalakpak ang matanda habang nakangiti dahil sa na-appreciate niya ang ginawa ni Akira. Sumunod mo na itinanggalon na ng tali ang asawa niya at makikita din natin na nakangiti ito at pumapalakpak din. Nagdating nga naman ang doktor at ang lalaking unang namatay kasama ang nurse pati na din ang iba pang mga tao na naging parte ng laro na nakangiting pumapalakpak kay Akira. Sumunod nga nun ay nagtaka si Akira kung bakit hindi siya nakakaramdam ng sakit at nang mapansin niya ay hindi naman pala siya nasaksak. Sinabi ng isang pyesa na peke ang kutsilyong hawak niya. At doon na nga niya nalaman na ang larong yun ay pinagplanuhan nila para matulungan si Akira na makawala sa kanyang depression. At mahikayat ito na maglaro muli ng chess. Doon niya nalaman na plano pala ito ng doktor, asawa niya at ang matandang lalaki na gumawa sila ng real-life chess para sa gagawin nilang shock therapy. Sinabi na nga ng matanda na siya talaga ang inventor ng Super Blue. At sinabi niya na hindi siya naging masaya sa imbensyon niyang iyon. Dahil nga sa iyon ang naging dahilan kung bakit ang isang world champion na si Akira ay tumigil sa paglalaro ng chess. At para makabawi ay siya ang nag-organize at nagpondo para maisigawa ang therapy. Doon pa nga sinabi ng matanda na hindi talaga siya ang nakalaban niya. Sa halip ang AI na si Super Blue. Gamit ang earpiece ay sinusunod lang niya ang mga move na sinasabi ni Super Blue. At dahil nga doon ay sinabi ng matanda na nagawa na niyang matalo ito dahil sa kung tinuloy niya na isakripisyo ang queen niya ay tiyak na ang panalo niya. Sa huling eksena ay pinakita na magkayakap ang mag-asawa habang ang iba ay masayang pumapalakpak habang pinapanood sila. At doon na nga natatapos ang pelikula natin sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.